Good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends near and far. This is Marilyn, your friendly Filipina carpentera. At ngayon ay maglulupa na. Toink, ano ba yung maglulupa? Hindi ko nga alam kung anong sinasabi ko. Eh, kasalanan nyo kasi, palagi nyo ako pinatagalog-tagalog. Taku, apagsulubidahon, oy. Kailangan pang putulin. Kailangan pang putulin yung mga ano, maliliit na branches dyan. Tsaka yung mga shrubs dyan. Kailangan putulin lahat. Yan. Oh my gosh, we're not even halfway yet. Tapos, yan, kanina pa ako nagsunog. Tapos, kami ng asawa ko, eh, mga siguro 1 hour and 30 minutes, eh, kaunti lang, ano, time lapse ko. Kaunti lang, mga 20 seconds lang yung nang-save, inutil talaga. But yeah, minamano-mano namin yung pagsunog sa mga kahoy na pinutol dito. Look at that. Ito pa yung ano, kailangan sunugin. Eh, sabi nung ano, professional cutter, tree cutter na ano, sila daw yung kukuha ng mga debris nito if magbabayad kami ng $6,000 additional. Magkano ba yung $6,000? Yeah. So ito guys, pagligpit ng mga inutil na kahoy na ito, eh maghihingi siya ng $6,000. So times 56, siguro nasa 300,000 something. My gosh, bahay na yan sa Pilipinas. Mansyonis na yan. Kami na lang magsusunog. Hey, careful! What? I thought I would get hit. What? No. Kami na lang magsusunog, guys. My gosh, 300 something thousand. Para lang pagkuha ng mga kahoy. Huh? Ako na lang magsusunog. Oh, yan oh, yan pa oh. Ewan ko. Pero kung pupuntahan namin ito araw-araw, siguro in 5 months time, maubos lahat sunog. I do not know. Pero I really hope, kaya may ano kami, bucket of water kami dyan kasi ready ba? Especially na yung napuputol, na eh, nagda-dry na siya. So it would be so easy for them to catch fire. So yan, may standby kami ng kahoy. And after sa pagsusunog, kahit nasa sulod siya ng baril, kailangan buhusan ng tubig, kailangan patayin yung apoy. Kasi wala kayo dyan, hindi natin alam, no? Kahit na kumpiyansado tayo na, never mind, kasi nasa ano, loob ng baril. Pero hindi natin alam kung ano mangyayari habang wala tayo sa lugar na yan. So kailangan talaga totally extinguished ang... Problema dito guys eh, walang CR. So pag na-ebs ka, saan ka pupunta? Doon sa dulo-dulo eh. Naku, baka may halas dyan, no? Wala namang halas dito. Pero ang kinakatakutan ko is, yung mga deer ba, may ano sila, may kuto sila. Tapos pag napaakan ka ng kuto nila, naku, magkasakit ka. Magkakasakit ka talaga. So, ewan ko, kanina na-ebs ako. Siguro ano, gagamitin natin yung common sense kung saan tayo pupunta. May mga plastic-plastic daman dyan sa ano, sa car natin. At saka may space naman inside the car. Tapos may masunog-sunog naman tayo dito. So, yung ano, pwede namang isunugin, diba? Just giving you an idea pag nasa in the middle of nowhere kayo tapos may emergency na mangyayari sa'yo. But anyway, ito po yung kaunting story ko. Yan yung asawa ko. Tinabi niya yung plastic, guys. Huwag kayong magsunog ng plastic. Never, ever. Kasi po, eh, nakakasira siya ng ozone layer natin. Eh, yung ozone layer, kahit na yung pagsusunog na ganyan, nakakasira yan ng ozone layer. Pupunta yan doon sa langit. Yan. At sa langit, may tinatawag tayo na ozone layer. Yun po yung nagka-cover sa Earth. Para ba siyang ano? Para ba siyang invisible blanket? Invisible na habol. Ano ba yung habol sa Tagalog? Naku, ito na naman ako. Magtatagalog na naman ako. But anyway, para siyang invisible na habol around
around, what's around in Tagalog? Around the earth. Para, for example, earth ito, pinakover siya or kinakover siya ng invisible blanket. At yung invisible blanket, yan po yung nagpro-protect sa atin from the ultraviolet rays of the sun. So, yung sun, kita mo sa sun, ang ganda-ganda, diba? Pero may ano yan, may radiation yan. Yung radiation po, nakakasakit po yan. Ano po ang sakit na maidudulot ng radiation? Number one is, of course, masusunog yung balat mo pag nasa araw ka palagi. At number two, magka-skin cancer ka. Skin cancer ka kasi palagi kang nasa araw. So, kailangan pag nabilad ka sa araw, you have to apply yung mga SPF ba? Sun protection liquids para nagka-cover sa balat mo para hindi siya ma-penetrate ng sinag ng araw na may ultraviolet rays. But anyway, talking back about going back to what I've mentioned earlier, yung ozone layer. So yan po yung nagka-cover sa earth natin. Kung dito sa lupa, nag-lotion tayo ng SPF 25 or whatever lotion na nagpro-protect sa skin natin para against ultraviolet rays of the sun. Yung yung earth, yung ozone layer, para din siyang lotion sa balat ng lupa, no? Para din siyang nagka-cover talaga, nagpro-protect siya sa ating sanlibutan, sa ating mundo. Para kung papasok yung init ng araw o busilak ng araw dito sa earth, ma-screen siya. So, yung mga ultraviolet rays of the sun, hindi na siya papasok dito sa earth. So, pwede na tayong lalabas sa ating bahay, labas sa ating bahay, at hindi tayo magka-cancer kaagad. So, yan. Pag walang ozone layer, in 1 month's time, patay tayo sa cancer. Hindi nga tayo siguro abutan ng 1 month. Masusunog po yung organs natin dahil sa cancer. So, yan. So, yung mga nag-burn ng mga ganyan, although hindi siya masyadong strong yan, pero kung nagsunog ka ng plastic, yan yung napaka-strong na pupunta doon sa ating ozone layer na nasa kalawakan, tapos magbubuo yan ng hole. Ano ba yung hole? Buslot. Ano ba yung buslot? Basta hole na ano. So, since parang nagme-melt siya ba, so may buslot na yung, may hole na yung yung ozone layer natin. So pagdating sa ultraviolet rays of the sun, yun, papasok diretso sa earth. Kaya maraming tao na nagka-cancer, yun, dahil po sa mga usok-usok, dahil po sa yung mag-spray tayo ng aerosol spray sa ating buhok, pampaganda, nako, napaka-detrimental yan sa ating earth. Tapos, ano pa ba? Yung mga plastic, yes, pagsusunog ng plastic. Tapos, yung mga, yung mga factory, yung mga usok ng factory. Tapos, itong mga, usok ng ating sasakyan. Yan, nakakasira yan sa ozone layer. Kaya nga, marami na tayong tinatawag niyong, greenhouse effect, na pag may bagyo, bagyo talaga. Pag may kasi dahil sa kainitan, yung mga icebergs doon sa North Pole at saka sa South Pole, nagme-melt na. So yun, kaya unusual na yung mga natin ngayon, weather natin ngayon. Minsan, March pa nga, nagbabaha na, dapat March, napakainit yan. Minsan naman, di ba ang tig-ulan is June, tapos October, yan ting bagyo. September pa, may bagyo na. Sometimes December, may bagyo, may baha. So, very unusual na talaga yung temperatura natin. Yan po ay dulot ng pagkasira ng ozone layer. So, yun.
Yan lang po ang masasabi ko for today. Salamat sa inyong panunood. At saka guys, pag mag-ano kayo, kaingin kayo or mag-burn kayo ng mga kahoy-kahoy sa gitna ng kagubatan, kailangan nyo talagang may baril or may barrel in other words. Tsaka may standby na tubig. Kasi, naku, especially ngayong panahon ngayon, napakainit. Isang amber lang ng ano, yung bang... yung isang piraso ng whatever na may kalayo tapos ano lilipad pupunta doon tapos doon magsa-spark na ng kalayo, so magkaroon tayo ng wildfire or forest fire. So kailangan talaga may barrel na paglalagyan ng ating mga sinusunog para hindi kumalat yung apoy, tapos dapat may standby tayo na mga tubig so that just in case, yun. Tapos pag may malalaglag na mga debris dyan, sa ilalim, kailangan talaga, kahit usok lang, kailangan talagang diligan para mamatay yung apoy just in case. So yan lang po. Thank you so much. God bless. Bye-bye.